Matapos matagumpay na ipagdiwang ang anibersaryo ng King's Empire Corporation, kung saan kasabay ho na inilunsad ang Respondeka Kings. Ngayon, atin pong makikilala na ang ilan sa mga individual na napili ng kumpanya upang tulungan at masiguro ang kanilang paglakas. Sa ika-apat na matagumpay na anibersaryo ng kumpanyang King's Empire Corporation, inulunsad ang programang Responding Ka Kings, kung saan naghanap ang kumpanya, katuwang ang ating programa, na mga natatanging individual na re-respondehan sa kanilang gamutan. At dahil sa malawak na kampanyang ito sa tulong ng Net25 TV station at social media platform sa buong bansa at sa ibayong dagat, dumagsa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe at email sa ating programa at sa King's Empire Corporation mula Luzon, Visayas at Mindanao, gayon din sa mga bansang Hong Kong, Pakistan at Japan. Lahat ay nagbabakasakali na mapipili sila para matulungan na nag-iisang manufacturer at distributor ng number one health supplement sa bansa, ang King's Empire Corporation. Bilang hatid natin sa pagpapasalamat, inilunsad nating anibersaryo nung nakaraang Agosto, bahagi ng aming pagdiriwang ay nagbigay kami ng Lingap Ka Kings na kung saan pumili kami ng 10 individual na may tinataglay na iba't ibang karamdaman na babahagi na namin ng libreng supply ng King's Herbal Plus. Nagkaroon tayo ng 3 unang napili. Sa kasalukuyan ay meron ng magandang improvement mula nang sila ay gumamit o uminom nitong King's Herbal Plus. At ngayon, ang ilan sa kanila makikilala na. 2,000 individuals para po mapili na maging recipient ng ating Lingap or Responding Ka Kings. Our first recipient, Miss Perla Gala! Dinalaw natin si Perla sa kanilang bahay sa San Fernando, Pampanga upang mas lalo pa natin siyang makilala. Sa pakipagkwentuhan natin sa kanya, dito niya inilahad sa atin ang kanyang mga karanasan sa pakipaglaban sa sakit na cancer. Nalaman ko po yun yung may naramdaman po ako dito sa left breast ko na sobrang sakit po. Pag sinusumpong siya, para siyang tinitiris sa loob, may tumitiris sa loob. Alos minsan po, maghapon yun. So, nabahala po kami dun sa ganun. Kasi sabi ko po sa asawa ko, dapat walang ganun. Tapos, yun po, yung isang doktor na pinuntahan po namin, nag-request po siya ng breast ultrasound. Nang lumabas na po yung resulta ng breast ultrasound, may bukol nga po daw, tapos may parang laman. Pinag-usapan po namin kung paano yung procedure na gagawin po. Nung kausap po namin yung surgeon namin, sabi niya, i-re-refer kayo sa oncology. Sila yung kakausapin nyo kung ano yung mas magandang gawin, sabi niya po. Nung kinausap po namin ang isang oncology, sabi niya po sa akin, base dun sa naging resulta ng mga lymph nodes, sabi niya po, malalim daw po yung lugar ng bukol na pinanggalingan niya. Mag-a-advance treatment tayo, sabi niya. Yung treatment na yon is chemotherapy, 6 cycle, at saka 30 days na radiation therapy po. So pinagawa ko po lahat yun. At sa pagsubok na kanyang kinakaharap, mas inaalala niya ang kanyang anak. Doon sa ultrasound pa lang, nung nakuha namin resulta, nakalagay po kasi doon, sabi, considered malignancy. Eh, syempre, yung normal na reaction na, sino po ba yung magiging masaya pag ganun yung nalaman mo, di ba? Umiyak po kami dalawa ng asawa ko. Paano niyan? Sabi kong ganun sa kanya. Malala yung sakit ko, sabi ko. Hindi ko alam kung makakapag-survive pa ba ako? Ang una ko pong naisip yung anak ko. Kasi napakaba, grade 3 pa lang siya noon. Ang hirap po kaya nang walang ina, di ba po? Sabi ko, paano niyan? Sabi ko sa asawa ko. Tapos sabi niya, paggamot ka. Nilaban ko po yun, lalo na yung chemotherapy po. Nahirapan po ako sa chemo. Nung nasa 4th cycle na ako, as in, sabi ko sa kanya, ayoko na, sukong-suko na ako. Kasi ang hirap po. Alos, sa ospital pa lang po, kaaalis lang yung gamot. As in, dun pa lang, hindi pa ako lumalabas ng ospital, nasusuka na ako.
hanggang tatlong araw po yun. Wala kang makain na maayos, kahit ang sarap-sarap ng nasarap mong pagkain, parang wala. Tsaka yung ramdam mo, parang yung katawan mo, parang nakahiwalay po sa sarili mo, yung bang ganon. Malala po talaga yung ano ng chemo sa katawan ng isang tao. Pero sabi nga, ang dami nag-a-advise, kaya mo yan, sabi niya. Gawin mong expression yung anak mo. Gayunpaman, sa kanyang anak rin siya humuhugot ng lakas upang magpatuloy sa laban sa kanyang sakit. Minsan napaiyak doon sa sinabi ng anak ko, sabi niya, Ma, cancer lang yan, sabi niya sa akin ganon. Kaya mo yan, sabi niya. Doon simula nung sinabi niya po yon, parang naantig yung puso ko na gusto niya akong lumaban. Kasi bata pa po siya, siyempre yung mga ganun, wala pa talagang masyadong naiintindihan sa mga ganyan sitwasyon. Pero pag nung nakita niya ako, siyempre, kalbo ako. Kasi po noon, di ba, pag sinabing may cancer, guys, parang hanggang 6 months lang yung life mo. In-expect ko na rin po yun. Hindi naman po ako natatakot mawala eh. Pero sana, huwag muna po yung panahon na ngayon, yung maliit pa yung anak. Unti-unti ring nalagas ang kanyang buhok dahil sa chemotherapy. Nag-wig kasi ako. Hindi ko pinakitang wala akong buhok talaga. Siyempre, alam na nila nagkasakit ako, tapos naka-wig ako. Pag yung tingin talaga nila sa akin, hindi ko nahinayaang makita yung sarili ko na araw-araw na lalagas yung buhok ko. First chemo pa lang po, nagpa-razor na ako ng buhok. Dito na lang po ako nagpa-razor, yung naglalakad na ng gugupit. Tapos nabigla siya, sabi niya, magpaparaisor ako ng buhok. Bakit? Basta kalbuhin mo ako, sabi ko gano'n. Nanginginig siya nung kinakalbo niya ako. Bigat na bigat daw yung kamay niya. Tapos alam mo, saan po ako napahiyak, sir? Sabi ng asawa ko, gusto mo magpakalbo din ako para parehas tayo. Sabi niya sa akin gano'n, doon ako naiyak talaga kayo. Sabi ko, wag mong idamay yung sarili mo sa nangyayari sa buhay ko. Parang mas mabigat para sa akin po. Yun nga, sabi ko, damay ka na nga sa pagod, financial, yung emotional. Pati ba naman pati yung sa sarili niya, itadamay pa ba naman niya? Siyempre, natatrabaho siya. At matapos ang ilang taong pakipaglaban sa sakit, ngayon, isa na siyang cancer survivor. Bago mag-pandemic po, tapos na yung mga treatment ko eh. Bali, nasa bahay na lang po ako. Tapos yung ginagawa na lang po namin, every 3 months noon, sa doktor, nag-re-report po ako. Tapos yung medication, yung mga, meron po kasi maintenance, di ba? Almost cleared naman po sila. Tapos yun po, hanggang umabot na po ako ng 6 years ngayon. Unang nakilala ni Perla ang King's Herbal Plus nung panahong inakala niya na bumalik ang kanyang sakit. 2021 yun eh, sir. Parang may naramdaman akong hindi maganda dito sa May. Dito sa May Lagbala, dito po. Kumikirot siya. Siyempre po, no, bilang pinagdaanan ko yon, na trauma ako. Eh, yung asawa ko po, nagmumotor yan eh. Bumibili siya ng pyesa ng gamit dun sa May Baliti po. Ngayon, halos nakilala na nga kami dun eh, kasi pag nagkukwentuhan sila tungkol sa nangyari sa akin. Yung po kasing asawa nun nagtitinda ng gamit ng motor, sabi niya, meron akong ovarian cyst, sabi niya. Ngayon, ma-ooperahan na ako, sabi niya. Sabi niya, uminom ako nung King's Herbal, sabi niya. Nung nagpa-ultrasound ako, wala na silang ooperahan. Sabi niya po, patry mo sa misis mo yon. Patry mo, sabi niya, maganda. Yun po, tinry ko siya. Alam niyo po, wala mang 1 month, nawala yung kumikirot dito ko. Sabi ko, iyang ko siya, sabi ko gano'n. Hanggang nagtuloy-tuloy na po hanggang 2023. Hindi ko na po hininto. Tapos, yung recent lab test ko, lahat po maganda yung resulta. Kaya, di na po namin siya binitawan. Dagdag pa niya, maganda at maasahan talaga ang bisa ng King's Herbal Plus sa kanyang katawan. Nung uminom ako ng King's Herbal Plus po, lumakas po yung resistensya ko, naramdaman ko po yun. Nakatulong po siya sa pang-araw-araw ko pong ginagawa. Naano ko, parang lumakas yung katawan ko. Maganda na ang pagkain. Bumabalik na unti-unti yung mga kailangan ko dapat gawin. Nagagawa ko na po. At nang mapanood ang kampanya para sa Responding Ka Kings, hindi na nagatubili si Perla.
at agad na tumungo sa opisina ng King's Empire Corporation. Magta-try ako, sabi ko sa mister ko, magpapasa ko ng requirements. Sige, sabi niya, sayang din yun kung sakali. Pero hindi naman po ako nag-i-expect ng sobra. Nung nag-pass ako, kala ko nga, simple lang na pagpapasa ng papel. Hindi ko alam na may event pala, Dok. Eh, hindi ko na po naihintay na, ano, napatapos yung program noon. Kasi tinawagan ako, yung anak ko nga, inahanap po ako. Tapos, sinabihan lang po ako ni ma'am, ano, yung sa front desk po, na napili daw ako. Ang saya-saya ko, lumundag pa nga ako dito. Yan, natawa sa akin yung anak ko. Kaya malaking pasalamat ko po yung sa King's Herbal po. Hindi rin ikinaila ni Perla na malaking tulong sa kanila ang mapili na maging benepisyaryo ng responding ka-Kings. Malaking tulong po talaga yon. Kasi siyempre po, no, meron din po ang maintenance. No? Tapos, yun nga, yung yearly annual check-up ko din, yung mga laboratory, medyo pricey po yon. At least yung pambili ko, eh, not safe po. So, malaking tulong po talaga yun. Sa mga namumuno po sa King's Herbal, maraming salamat po dahil isa po ako sa napili nyo na maging ka-Kings. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito. Hindi lang po para sa akin, para na rin po sa pamilya ko po. Yun. Dahil sa galing at bisa ng King's Herbal Plus, ay marami nang nagpatotoo sa taglay nitong galing. Kaya't upang mas marami pa matulungan ng kumpanya, may sorpresang hatid ang King's Empire Corporation para sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Dalang responding ka Kings, extended pa sa paghahanap ng mga individual na maaring respondihan. Kaya tumawag na at ibahagi ang inyong pinagdaraan ng karamdaman sa mga sumusunod na numero. O kaya ay magpadala sa email kasamang inyong medical abstract at larawan sa responde@net25tv. Malay nyo, isa na kayo sa mapipili na matulungan ng responding ka-Kings. Marami talaga ang nais tumugon doon sa ating panawagan. Ngunit meron lamang po tayong 10 lang na mapalad na mapipili. Kaya siguro sa mga susunod pa na pagkakataon ay maaaring madagdagan pa ng higit sa 10 ang ating babahaginan ng libreng supply ng King's Herbal Plus. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Matarang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pag-responde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.